Bago nga tayo magsimula ay shout out muna tayo dito kay Chodoro Alonso, Jamie Amadar, Belo Joko, Ronald Berbosidad at itong si Edmond Cubal Sopnet. Update muna nga tayo sa fan favorite na Barangay Ginebra. Alam naman nating lahat na dalawang sunod na nga ang talo ng Barangay Ginebra sa PBA All Filipino Cup. Nung una nga ay sa kanilang sister company na San Miguel Birmen. At tanggap naman yon ng mga Barangay Ginebra fans na natalo sila sa San Miguel Birmen at halos dikit lamang ang laban. At talaga namang nag-effort naman doon ng Barangay Ginebra. Ang hindi lang matanggap ng Barangay Ginebra fans, bakit natalo sila dito sa Terra Firma Jeep kung saan nag-error talaga at maraming miscommunication at hindi nga nakaintindihan ng mga players kaya naman ang nangyari. Sa hindi nga inaasahan ay tinalo nga sila ng Terra Firma Jeep. Hindi naman natin minamaliit ang Jeep pero isa nga sila sa mga mahihinang team ngayon sa PBA. Kaya naman marami nga ang nagulat dahil ang Barangay Ginebra na crowd favorite at isa sa mga malalakas na team ngayon sa PBA ay natalo. Kaya naman itong si Coach Tim Cohn ay gusto nang matulog at talaga namang sobrang dismayado sa ginawa ng kanyang mga players. At dito nga, hinayaan na lamang niya na si Coach Del Rosario ang magmando sa natitirang fourth quarter ng laban. At sa sobrang inis nga ni Coach Tim Cohn at frustration ay nag-walkout na lamang ito. Dito nga ay makikita natin na hindi na nga hinintay ni Coach Tim Cohn ng mga players at pagkatapos ng laban ay nag-walkout na agad itong si Coach Tim Cohn at halatadong dismayado. Marami naman ang nagsasabi na baka naman daw kasi naapektuhan itong si Coach Tim Cohn dahil dalawa na nga ang kanyang hinahawakan, ang national team ng Pilipinas na Gilas Pilipinas at gayon na rin ang Barangay Ginebra. Sa totoo lang ay mahirap talaga ang trabaho ni Coach Tim Cohn dahil dalawa nga ang kanyang iniisip, ang Barangay Ginebra at lalong-lalo na ang Gilas Pilipinas, na paniguradong ito ang priority talaga ni Coach Tim Cohn dahil susubukan nga ng Gilas Pilipinas na makapasok sa Olympics sa Paris 2024. Kaya naman itong si Coach Tim Cohn ay lahat gagawin upang makwalify lang ang Pilipinas sa Olympics. At ganyan din ang nangyari sa former coach ng Gilas Pilipinas na si Coach Chot Reyes, na alam naman nating lahat na napabayaan ng talk and text at mas nag-focus nga sa Gilas Pilipinas. Kaya naman marami ang nagsasabi na mamili na talaga si Coach Tim Cohn kung Ginebra ba o Gilas Pilipinas. Kung pwede naman daw kasi na ipagkatiwala niya muna sa assistant coach niyang si Coach Del Rosario ang Barangay Ginebra at mag-focus muna siya sa Gilas Pilipinas. At kung kayo naman ang tatanungin, ano dapat ang maging priority ni Coach Tim Cohn? Ang Gilas Pilipinas ba o ang Barangay Ginebra? Maaari kayong magbigay ng komento dyan sa comment section. Samantalang pag-usapan naman natin ang ating kababayang si Justin Brownlee, na alam naman nating lahat na naglalaro ngayon sa Pilita Jaya dahil pinaghahandaan din ni Justin Brownlee ang Olympic qualifier sa July. Kaya naman nagpapakondisyon si Justin Brownlee sa Indonesia at ayaw niya ngang mabakante dahil ongoing pa ang PBA All Filipino Cup. Samantalang ayon niya sa mga report ay posible palang makaharap ng kupunan ni Justin Brownlee na Pilita Jaya ang ipapadala ng PBA na team. Halimbawa na lamang magagaling sa MVP group o kaya naman sa SMC team ay pwede palang makaharap ng kupunan ni Justin Brownlee sa BCL Asia. Ngunit nagbigay na nga ng komento dyan si Justin Brownlee kung gustuhin niya ba na makaharap ang PBA team sa BCL Asia. Halimbawa na lamang kasi ay Barangay Ginebra ang ipapadala ng PBA sa BCL Asia. Gugustuhin ba ni Justin Brownlee na makalaban ng kanyang team na Barangay Ginebra? Ito nga ang sagot ni Justin Brownlee. Ang sabi nga ni Justin Brownlee, at the same time you got to compete, kahit sino pa daw ang posibleng makalaban. Ngunit kung siya daw ang tatanungin ay ayaw niya raw makalaban ng mga Pilipino, partikular na ang Barangay Ginebra kung sakaling yun niyang ipapadala ng PBA. At kung atin ngang babalikan noon, kahit nga itong si Andre Blatch ay tumanggi ngang makalaban ng Gilas Pilipinas dahil nagkaroon nga ng kompetisyon sa PBA Asia Cup Championship kung saan ipapadala ang Chokstogo Pilipinas. At ang kupunan nga ni Andre Blatch sa China ang isa sa mga makakaharap ng Gilas Pilipinas sa PBA Asia Cup Championship. Ngunit ito nga si Andre Blatch ay hindi nga naglaro sa China upang hindi niya nga makaharap ang Gilas Pilipinas sa PBA Asia Cup Championship. Ganyan nga nire-respeto ni Andre Blatch ang Gilas Pilipinas at kung atin niyang babalikan ay nakipagsuntukan pa siya nung nakaharap naman natin ang Australia. Problema lang kasi sa mamamalakad dito sa Pilipinas
Sa basketball, kapag naturalized player ka, ay wala kang karapatang maglaro as local player sa PBA. Ayan nga lang ang napakasakit na pangyayari o realidad, dahil yung mga naturalized player natin ay hindi man lang nabibigay ng opportunity na maglaro para sa ating bansa o sa ating sariling liga, ang PBA. Samantalang pag-usapan naman natin itong si Kai Soto, na talaga namang sobrang na-motivate kay Coach Tim Cone, at sa Japan nga ay sobra-sobrang naghahalimaw na itong si Kai Soto, at ready-ready na nga siya para sa Olympic qualifiers, at talaga namang tutulungan niya ang Gilas Pilipinas na makapasok sa Olympics. Marami nga ang nakakapansin na simula nung na-motivate siya dito kay Coach Tim Cone ay biglang lumakas itong si Kai Soto. Hindi nga daw gaya ng dati na si Coach Chotres pa yung humahawak sa kanya, na napaka baba talaga ng percentage ni Kai Soto, bunit ngayon nga ay talaga namang sobrang tataas nung hinawakan siya ni Coach Tim Cone. Ngunit ang tanong nga ng marami ay kakayanin ba ni Kai Soto na tapatan ang nagawa ni Yao Ming sa China, dahil alam naman natin nung kapanahunan ni Yao Ming, siya nga ang pinakasikat na Asyano pagdating sa center position sa buong Asia, at gayon na rin ay sikat na sikat siya sa kanya lang national team sa China, at siya nga ang bubuhat dito. At gayon na rin sa NBA ay sikat na sikat itong si Yao Ming, at superstar pa ng Houston Rockets. Kaya naman marami nga ang nagtatanong, magkatotoo kaya ang sinabi ni Coach Tim Cone na itong si Kai Soto ay kayang magdumina sa Asia? Sa tingin nyo, hinug na ba itong si Kai Soto para sa Gilas Pilipinas sa Olympic qualifiers? At kayang-kaya na ba niyang tapatan ang mga malalakas na European center? At sa tingin nyo, pwede na kayang magpa-drop itong si Kai Soto sa NBA? Maaari kayong magbigay ng komento at opinion.